Samahan natin si Giselle na maghukay ng libingan natin. Ang hindi niya alam na ang sarili niyang libingan ang hinuhukay niya. Magkapatid tayo ng dahil kay tatay. Tanyag ka din. Pero alam mo yung pagkakaiba natin? Yung dumadaloy na dugo sa akin, dugo ng nanay ko. Eh yung sa'yo, dugo ng nanay mo na kriminal. Pinabiopsy ako. Nagka-infection pa. Nanggala yung sandibdib ko. Pero na-relapse pa rin. Bakit parang wala kayo sa sarili ninyo? Diba palagi ko naman po sinasabi sa inyo, kailangan palagi tayong open. Paano pa ka-open ang gusto ninyo? Open na nga ako eh. Meron pa ba akong maitatago sa inyo? Welcome back! Parang di nangingilala. Kung nakalimutan ko na kayong lahat, eh di sana wala akong dalang pasalubong! La, bakit wala po kayo sa cafeteria ngayon? Mapunta akong Santa Ana. Bibili lang ako ng karne dun sa supplier natin. Sige po, mag-iingat po kayo ah. Oh, sige. Miss Morgana, I would like to extend my apologies, my sincerest apologies. I accept your apology, Miss Tanyag, but I'm afraid it's not enough. Kung hindi apology ang hinihingi mo, anong gusto mong mangyari, Miss Go? I want Miss Giselle Tanyag to be removed as the CEO of Apex. What? I am asking the board to take a vote para ipatanggal bilang CEO ng Apex si Giselle Tanyag. No way! You can't do this to me, Morgana. You're asking too much! Pwede naman natin to pag-usapan ng maayos na hindi na kailangan dumaan pa sa botohan. Dr. Tanyag, are you telling me na kinukonsinti mo ang kapatid mo? Hahayaan mong mamahala ang isang tao na kayang manakit at magpahamak ng iba? Ganyan ba ang ugali ng CEO na hinahanap mo? I mean, what she did was so unprofessional. I'm not doing this just for me. I am doing this to save the reputation of this hospital. Bilang shareholder, hinihingi ko ang tulong nyo to save Apex from Giselle Tanyag before it's too late. Wala namang mawawala kung matatanggal siya. She's not even a shareholder here. Pinaupo lang siya ng kapatid niya. I therefore request for a motion to remove Giselle Tanyag as CEO of Apex. Well, you can't do this to me. I support Ms. Go. I second that motion. Wait! Hindi niyo man lang ba pakikinggan kung ano yung dahilan ko kung bakit ko nagawa yon? I had my reasons for doing that. Ate, dumaan sa tamang proseso ang motion na hiningi ni Ms. Go. We'll have to respect that. The motion has been seconded. Kung gusto mong idaan sa ganitong proseso, pagbibigyan ka namin. Ipapakita ko sa iyo na maging fair ako sa inyo. Pero sana tanggapin mo kung ano man ang maging resulta nito. Why don't you tell that to your sister? Well then, let's vote. All those in favor of retaining Ms. Tanyag as the CEO of Apex, please raise your hands. 1, 2, 3, 4. All those in favor for the removal of Ms. Tanyag as the CEO of Apex, please raise your hands. I agree. 1, 2, 3, 4, 5. This is unbelievable! Giselle, bakit hindi mo nalang igalang? I am not speaking to you, Morgana, so please shut up! No, ikaw ang tumahimik, Giselle. You are not the CEO anymore. Kaya wala ka ng karapatan na sigawan o manduhan ako o sino mang board member dito. And since you are no longer the CEO, I am respectfully asking you to leave! You don't have to do that to my sister. Nire-respeto namin ang desisyon. Pero sana, respetuhin mo rin ang kapatid ko at huwag mo siyang sapilitan na paalisin.
ginagawa ni Lola dito? Sino kaya kikitain niya? Oo nga, pang... malayo na neto eh. Siguro sobrang importante siguro yung pupuntahan niya. Para... puntahan yung ganito kalayong lugar. At, kuya, sige, salamat po. Salamat po. Ito po. Sino po sila? Ako po si Susan. Kayo po ba si Mang Narding? Ako po si Mang Narding. Halika kayo, tuloy kayo. Kaibigan ko po si Chayong. Sabi po niya, napagaling niyo po yung kanyang bukol sa dibdib. Nagpapakasakali po ako na baka maggamot niyo rin po yung bukol ko. Sige po, tuloy po kayo. Titignan po natin. Ay, marami pong salamat. Salamat po, Mang Narding. Thank you. Sige po, maghubad na kayo. Ho? Bakit ho ako maghubad? Kasi po, kailangan po natin makapayong bukol, kaya ko kayo pinaghubad. May tiwala po ba kayo? Ngayon, kung wala kayong tiwala, pwede po kayong umalis. Ay, hindi ho. Okay ho. Lola! Changsu! Oh, Annalyn! After everything I've done for this hospital, pagkatapos ng lahat ng effort ko na patakbuhin itong hospital na to ng maayos, para kumita tayo, gumanda ang hospital, lahat ginawa ko, I dedicated myself to this hospital. Hindi niyo ako bibigyan ng chance na pakinggan kung bakit ko nagawa yon. Nagpapaniwala kayo sa isang babaeng kadugo, kamuka, at higit sa lahat, kasing sama ng ugali ni Moira. Good luck to all of you. Sino ba kayo? Anong ginagawa niyo dito? Eh kayo po, anong ginagawa niyo si Lola ni Annalyn? Tanda-tanda niyo na! Napakamanyak niyo, bastos! Eh, ano ngayon? Kung pinag-uubad ko? Ah, ganun pinag-uubad. Megan! Sandali lang! Wala kaming ginagawang masama. Eh, ba't nga po kayo nag-uubad? Uy! Uy, Tay! Tay! Dok! Tay? Ano pong nakakamdaman ninyo? Wala naman ako nararamdaman eh. Regan, tumawag ko sa Apex. Dok. Huwag ang ambulansya. Tay, tataas ko po yung mga kamay ninyo, ha? Tapos itataas nyo lang po. Huwag nyo pong ibababa. Steady lang po. Tapos pikit po kayo. Sige po. Sa tingin ko, he's having a stroke. Kailangan madalo na natin siya sa ospital. Yes, Ma'am Morgana? Well, Giselle is finally out of Apex. So that's one tanyag down and two more to go. Isalin na rin natin yung pesting Lynette na yan. Mukhang tuloy-tuloy na siya, Ma'am Morgana. No one is going to stop me, not now. Then I guess it's time to celebrate. I'm sure matutuwa si Madam Chantal pag nalaman niya naging successful ang plano niyo laban kay Ma'am Giselle. No, not yet. Hindi pa ako magse-celebrate hanggat hindi ako nakakasigurado na makikita ng buong mundo ang full experience na pagbagsak ni Giselle Tanyag. Oh, yung social media account na pinagawa ko sa'yo? Yes, Ma'am Morgana. I'm just waiting for the perfect content to upload there. Ma'am, pinapatawag niyo rin kami. May ipapagawa ako sa inyo. You are about to cover the most interesting content that the world is just waiting to see.
gagawin nila ito sa akin? Wala silang karapatang pahiyain ako sa sarili kong ospital! Oo, wala akong share sa Apex o Bang, pero isa pa rin akong tanyag! Wala silang karapatang bastusin ako! I know, ate. Ma'am Giselle, ano pong nangyari? Nagtagumpay si Morgana na mapatanggal si Giselle bilang CEO. Ano? Alam kong mali ang ginawa ko. But I don't deserve this treatment. Dahil lang ba sa isang pagkakamali? Ganito na agad, kakalimutan nila lahat ng paghihirap ko sa Apex? Ilang taon ang ginugol ko para pagandahin ang Apex? Pagkatapos sa isang iglap lang sa isang araw, dahil lang sa isang maling desisyon, ganito na kaagad? Ate, it's not yet the end. We can still appeal the decision. Hindi ako magmamakaawa para sa desisyon nila. Namili sila. Panindigan nila. Actually, kung hindi lang dahil sa'yo, Ubeng. Actually, more for Annalyn. Hindi ako makikipaglaban ng ganito para sa Apex. Ayoko lang kasi mapunta sa kanila yung mga pinaghirapan nating magkapatid. After lahat ang hirap natin, ibibigay lang natin sa kanila? Hindi! Makikipaglaban pa rin ako, pero hindi ako magmamakaawa. And it doesn't mean to say na susukuan ko ang Apex! Who the hell are you? Siyensya na, ma'am. Napag-utusan lang. Sabi ni Miss Morgana, kailangan nyo daw umalis dito sa opisinang to. At sino nagsabi sa inyo na pwede nyo paalisin ang kapatid ko? Utos lang po ng board. Since hindi na po CEO si Miss Tanyag, nararapat lang po na umalis na siya sa opisinang to. Wala na siyang lugar dito sa Apex. At bakit naman ako makikinig sa'yo? Sige na. Matakbo ng metro. Sandali lang po mga sir. Baka meron lang po tayong hindi pagkakaunawaan dito. Kasi po katatapos lang po ng meeting nila. Baka naman pwede yung pag-usapan na lang natin to. Sorry po. Sumusunod lang po kami sa utos. I am a shareholder and one of the owners of Apex. Kapatid ko, dating CEO. Siguro naman pwede niyo bigyan ng konting dignidad. Hindi lang bilang dating CEO, kundi bilang kapatid ko. 1 minute. Kikiusap ako na maayos, ha. Bigyan mo siya ng oras para i-process ang mga nangyari. Aalis siya dito sa tamang panahon. Kung kailan siya ready, bigyan niyo siya ng konting respeto. 45 seconds. Kilos na ho, Mrs. Lord. Sobra na ang pagbabastos niyo. Hindi kayo nakikinig, ha? Ay! Ay! Archie! Ay! Si Ubeng sa ER. Kailangan niya magpatayin. May tama siya. Ate. Huwag ka nang makulit. Huwag nang matigas ang ulo mo, Ubeng. Ako na. Bahala na ako dito. I can handle this. Sige na. Pumunta na kayo ng ER. And you will hear from my lawyer because of what you did. Time's up. Pwede na akong kayo umalis. Tumahimik ka! Paking kita eh. I heard what happened. CEO no more ka na daw. Look how the tables have turned. Dati ikaw nagpapaalis sa akin. Who would have thought na ngayon? Ako naman ang magsisend off sa'yo. A bitter goodbye, Tita Giselle. Bon voyage to hell. And now na hindi na ako CEO ng Apex, I can make your face feel like hell. Stop! Zoe!
professional about this? Kathy! Tingin mo lang mukha mo! Ikaw ang makapalang mukha! That's enough! What is going on here? Zoe, I will handle this. Go on. Go back to work. Sige na. Sige! Ano ba? That's enough! What is wrong with you? Binigyan ka na nga ng exit, may huling hirit ka ba? Good job, Moira. My dear Nushi. Wow, somebody's in a good mood. Sabihin na lang natin lahat ay umaayon sa mga plano namin ni Moira. Dapat lang. I put my name at risk para lang matupad ang mga plano niyo. Relax, my dear. Makikinabang ka din naman sa mga ginagawa namin ng kapatid mo. Aasahan ko yan, ma. At aasahan ko rin ang presence mo sa bagong business ko sa Beijing. You have to be there. Take a break from your busy schedule. Hindi puro yung Moira na lang na yun ang inaatupag mo. Of course, of course. I will see kung makakasama si Moira. No! I don't want to see her. Ano nakakalimutan mo? Muntik na ako mapahamak na dahil sa babaeng yan. Gusto ko lang namang magkaayos kayo. Mama, ikaw lang ang kailangan ko. Diba you promised me? You'll make it up to me sa mga araw na wala ka sa buhay ko. So I'm expecting you to fulfill that promise. After all, hindi lang naman yung Moira na yun ang anak mo. Okay, okay. You're so demanding. Send me your schedule. I'll be there. Okay, Mama. Bye. Okay na po, Doc. Tawagin niyo na lang po kami pag may kailangan po. Thank you, Nurse Kyle. Muna kami. Bye-bye. Sige po. Hindi ko dapat iniwan si Ate Giselle. Baka may gawin sila sa kapatid ko. RJ, hindi naman siguro nila sasaktan si Ma'am Giselle. Eh, napakawalang hiya naman nila kung papatulan nila yung babae. Wala akong tiwala dun sa Gilbert na yun. Kailangan ko na umalis dito. Kailangan kong makaharap si Morgana. Napagbigyan ko na siya sa gusto niyang gawin sa kapatid ko. Hindi na ako papayag na bastusin pa niya. RJ, RJ. Dito ka na lang muna. Baka mamaya kung paano ka na naman eh. Doc RJ, nakita ko si Morgana. Pinapalis niya si Ma'am Giselle. Huh? Ano? Sige, palabasin niyo na yan dito. Ano ba? Kaya kong umalis, kaya wag niyo akong hawakan. Bitiwan niyo ako! Hindi ako basura, so you don't need to treat me like one! Oh, but you are, Giselle. Wala ka ng silbi dito, kaya tinatapon na kita! Kung naman kasi, binigyan na nga kita ng magandang exit, nagmatigas ka pa. What's worse, nanakit ka pa ng doktor. Pinapakita mo lang sa buong mundo na hindi ka karapat-dapat na CEO ng Apex! Anong pinagsasabi mong binigyan ng magandang exit? O matinong exit? You didn't even give me a chance na ligpitin yung mga gamit ko! Much more, you have me escorted by security? As if I'm some freaking criminal? Huwag mo akong itulad sa'yo na kamukha ng kapatid mo na certified true criminal! Hindi ako! Ilabas mo ang kapatid ko sa usapang ito. Wala siyang kinalaman dito. Matuto kang gumalan sa patay! Patay? O demonyo? Hindi ginagalang ang demonyo. Sinimulan ninyo sa bastusan at walang respeto, kaya ibinabalik ko lang sa inyo. Huwag na huwag mo kong hahamunin sa bastusan, Giselle. May master's degree ako dyan. And don't I know it. Miss Morgana, eto na yung mga gamit na pinapakuha niyo. Oh, ayan. Yan, sige, sige. Pulutin mo lahat ng mga memories mo of grandeur! Dalhin mo yan kusang impyerno ka maabutan!
Well, look who's You talking. Just shut up, Giselle! Why will I even talk to you? Nandiyan ka na sa baba kasama ng mga basura mo! You are useless and irrelevant! You are a nobody! Lako na mo lahat? Yes, Ma'am Morgana. Every single detail. I-upload mo yung video, ASAP. Gusto kong makita ng buong mundong pagkabagsak ni Giselle Tanya. She wants fame, then I will give it to her. After all, isa siyang tanyag. This is patient Narding, 62 years old. Time of event is 11:25 a.m. Kausap ko lang siya kanina, tapos bigla siyang nahilo. Tapos upon assessment, meron siyang shallow right nasolabial fold and right-sided motor deficits. I think he's having a stroke. Okay, Doc. We'll take it from here. Thank you, Doc. Apo? Sorry. Annalyn, ano nangyari dito? Chang? Ano nangyari? Sino ba yung pasyente na yan? Ano nangyayari? Hindi ko pa alam eh. Kasi po, sinundan po namin ni Regan si Lola. Tapos nakita po namin na naguhubad po siya sa harap ng manong na dinala namin sa ER. Chang! Chang! Parang naman kayo maghuhubad doon sa harap ni manong! Chang, huwag niyo sabihin sa amin na nagipit na naman kayo at nagbebenta na naman kayo ng laman niyo, ha? Mali kayo nang iniisip. Nagpunta ako doon dahil nirekomenda siya sa akin ng kaibigan ko pero hindi para magbenta ng laman. Paano ko ba sasabihin ito sa inyo? Ayoko kasing maging pabigat sa inyo. Ayoko kasing isipin nyo na may problema ako tapos hindi ko man lang masolusyonan sa sarili ko. Chang, hindi ko po kayo maintindihan. Ano po ba yung problema ang sinasabi ninyo? Pumunta ako kay Mang Narding para humingi ng tulong para gamutin niya yung sakit ko. Sakit? Ano pong sakit? Feeling ko, mamamatay na ako. Oh. Dahil may bukol ako sa dibdib. Hindi ko kayang harapin ang katotohanan. Pero, wala sa pakiramdam ko na may breast cancer ako.